Nak, baka naman pwede makisuyo ng labahan. Ma, naglalaro ako. Nak naman eh, inuutusan kita, puro ka laro. Sige na, baka pwede naman i-post yan. Kung pwede to i-post, ipinost ko na sana. Tunwari mo, ako na po mag-aasikaso. Diyan ka na pala, anak. Huwag na, kagagaling mo lang sa work, diba? It's fine po. Ikaw, bunso, mag-ais-ais ka na lang dyan, ha? Anong problema nun, ma? Bakit ba nangyong gano'ng magaling? Di ko nga rin alam, anak, eh. Alam mo, minsan, naiisip ko, mali ata na binigay namin sa kanya lahat. Masyadong na-spoiled. There's nothing wrong with that, ma. Ako na po mag-aasikaso dito. Magpahinga na po kaya. Sige na po. Nak! Chloe! Pasuyo naman, nak, nung niluluto ko doon. Pacheck, baka kumukulo na. Sige na! Mamaya na yan! Ano ba yung Chloe? Kanina pa kita tinatawag? Hindi mo ba ako narinig? Ba't ba laging ganyan ka pag inuutusan ka? Aburin mo birdo ka sa buhay mo? Ay, nakong bata to. Ko. Tataas ang dugo ko sa'yo. Whatever. So, nak! Kuha mo ako ng tubig. Nauuham ako. Nak, ano ba? Sabi ko, ikuha mo ako ng tubig at nauuham ako. Saan ba? Sa CR sa lababo? Ako ba pinaglululoko mo? Ang sabi ko, ikuha mo ako ng tubig at nauuham ako. Eh, bakit mo ako ikukuha ng tubig sa CR? Sorry, kala ko para sa mapi. Malay ko ba? Panik ka kasi cellphone eh. Ikaw, pumasok-pasok ka na nga lang sa kwarto mo. Okay, Daddy. Thank you po. Hindi ko ba alam bakit ganun yung kapatid ko? Alam mo, try mo kausapin kapatid mo. Alam mo yon, yung ipapaintindi mo sa kanya. O baka kayo yung mali. Kaya ganun yung nararamdaman ng kapatid mo. Ha! Kung alam lang niya kung ano pinagdaanan ko noon, baka mas lalang usipin niya na hindi siya mahal talaga. Okay, sabi mo eh. Pero wala kasing makakapagpaintindi sa kapatid mo kung hindi kayo. Nak, kinakausap kita. Phone ka ng phone. Bakit ba ako lagi pinapansin mo, ma? At sumasagot ka pa? Ani mo ko? Ano nangyari dito? Anong problema? Eto kasi nga anak mo eh. Sumasagot na naman. At ikaw, hanggang kailan mo pa kaming kaya sagutin? Kailan ka pa magbabago? Ano bang problema mo? Problema ko? Problema ko kayo! Lagi na lang kayo nagagalit sa akin eh! Ako na lang lagi napapansin! Laging galit sa'yo? Pag si Kuya ang bait-bait nyo, pag ako hindi, palibhasa kasi, hindi nyo ako mahal! Hindi mahal? At sa'yo pa talaga nang galing yung salitang yan, ha? Ano? Gusto mo na sumbatan? May idea ka ba kung bakit ganyan yung kuya mo? Dahil ginugulpi ko siya. Alam mo, sa sobrang aga ko nagkaroon ng pamilya, sa kanya ko lahat binuhos yung galit ko. Dahil aburido ako! Walang makain, walang panggatas, walang pambili ng kahit ano. Alam mo, nung kasing edad ka ng kuya mo, hindi ako umuwi ng bahay. Andun ako, ng bababae. Kaya katakot-takot na pambubugbog ginawa ko sa kuya mo. Kaya kita mo yung kuya mo ngayon. Lumaking magalang, lumaking marespeto. Eh ikaw, ha? Spoiled ka! Binigay namin sa'yo lahat, kaya ganyan ang kinalabasan ng ugali mo. Ano, gusto mo pa ng isang sumbat? Alam mo, dapat may ate ka eh. Pero nawala. Alam mo kung bakit? Dahil stress ang nanay mo. Dahil hindi ako umuwi ng bahay. Andun ako, ng bababae. Totoo yan. Kaya nga galit na galit ako sa mga manluloko eh. At hindi ko pinalaki ang kuya niyo na nananakit ng babae gaya ng tatay niyo. Tapos ikaw, hiniling ka namin ng nanay mo sa Diyos. Alam mo, munti ka nang aaring mawala eh. Dahil premature ka. Pero nilaba ka namin ng nanay mo. Dahil sa'yo, nagbago'y pananaw ko. Dahil sa'yo, nagbago ako.
Alam mo, kung tutusin, kung meron mang isang tao dito na dapat magtampo, yun yung kuya mo. Dahil simula nung pagkabata to, hindi niya naranasan mabigyan ng kahit ano. Eh ikaw, nasa inang lahat! Kaya anak, huwag mong masabi-sabi na hindi kita mahal, na hindi ka namin mahal ng nanay mo. Kung bilangan lang, mas lamang ka sa kuya mo. Nagkulang ako ng pagpapalaki sa kuya mo. Pero bakit ganon? Parang mas matino pa siya kaysa sa'yo. Tama na yan pa. Baka ma-high blood ka pa. Alam mo, nak. Malaki ka na. Alam mo na yung tama at saka hindi. Kaya sana, bago ka magtanim ng sama ng loob sa akin at sa nanay mo, na palagi ka namin nakikita o nasasaway, sana isipin mo rin na kung ano yung mga nagawa namin para sa'yo. Baka kung naranasan mo yung naranasan ng kuya mo, baka pinangarap mo na lang na hindi ka isilang sa pamilyang to. Usapin nyo. I'm sorry po. Kuya, pwede magtanong. Walang problema, bakit? Kahit kailan, hindi pa ba po kayo nagalit kila mommy at daddy? Hindi. Kahit dati, kung ituring nila ako na parang hindi anak. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, may reason bakit nila ako pinapalo at pinagsasabihan. Alam mo, huwag kang gumaya sa henerasyon ngayon. Na konting palo lang at bulyaw. Depressed agad. Okay? Pasensya po, kuya. Bistrong okay. At huwag ka sa akin humingi ng pasensya. Pala mommy at daddy at sarili mo. Bakit po sa sarili ko? Maalala mo din yan, paglaki mo. Nasa comment section lang ang link. Pindutin mo na para sabay-sabay tayo kumita.